Hi guys, magandang araw at meron na naman ako ituturo sa inyo guys. So, may tanggap ako dito na iPhone 6. So, ang sira nito ay patay. So, umiinit lang siya guys. So, hahanapin natin kung ano yung sira nito. So, bubugahan natin ang insenso para malaman natin kung saan yung madalas na sira. So, sa mga ganito kasi guys na kadalasan sa mga iPhone, sa iPhone 6, ang ginagawa ko talaga para madali natin matrace yung mga sira. So, bubugahan lang natin itong bubugahan lang natin ang insenso para malaman natin kung alin yung unang umiinit. So, sa karamihan kasi guys, sa mga high class na mga service center, yung mga malalaking shop na, so, gumagamit ng thermal scanning. So, nai-scan nila yung mga IC kung saan yung umiinit. So, sa atin ay manual ito. So, yung ginagawa ko, manual. So, mahirap lang tayo. Wala tayong pabili ng thermal scanning. Masyadong mahal na yun, guys. So sa atin ay lang ito. Basic lang na ginagawa ng mga technician na katulad ko na manual na ginagawa. So, dati pa naman, guys, noon pa man, ay ito na talaga yung ginagamit ko na paraan para kasi noon kasi wala pang mga short killer. O ang ginagamit ko dati ay power supply. So ngayon kasi may mga short killer na, tsaka ito rin ang ginagawa kong technique para madali ko matrace ang mga grounded at tsaka may mga IC na mabilis uminit. Ito yung ginagamit ko. So madali natin malalaman kung ano yung piyesa ang sira. So, sa ganito guys, so puting-puti siya. Ang unang iitim, ibig sabihin, yun yung sira. So, ito kasi guys, ang ginawa ko ay manual na paghahanap ng sira. So, ito, papakita ko sa inyo guys. So, ito, medyo umiitim na tong charging IC niya. Umiitim na siya. So, umiitim na. Ayun guys, sa bandang taas, umiitim na. So, ibig sabihin guys, ito yung problema. So, ito yung papalitan natin. So, maraming function ito, guys. May charging. Minsan, may kukos din. Ang pag-shortage siya, namamatay ang unit. So, ang ginamit ko, guys, hindi ako gumamit na short killer. Sinaksakan ko lang siya ng charger para malaman ko kung ano yung umiinit. So, charger na nakakonek sa Sigmatic. Yung Sigmatic charging ko na gumagamit ako ng 5 volts. So, nalalaman natin. So, tatanggalin natin to guys. Papalitan natin ng bago. Hindi pala bago guys. Galing sa unit lang. Sikanhan pa rin siya pero galing sa mga board na mga binibili ko. So, papalitan lang natin. So, para malaman natin guys kung magpapower to. So, ayan na guys. Pinunot na natin. So, papalitan natin ng pangalawang ng ibang charging IC. So, charging IC rin to guys ang dito. Hindi, iba rin kasi yung U2 IC, nagko-cost din siya ng charging. Ito kasi guys yung tinatawag nila na trigger IC ba to? Tama. So, yung madalas na nasisira. Na minsan kasi guys ang sira nito yung biglang lumalaktaw yung laman ng battery. Kunwari 1% biglang nagkakaroon 50%. So ito rin yung pinapalitan na ginagawa ko. So biglang naglalaktaw. So palitan natin. So mamaya malalaman na natin kung ang resulta. Guys, kung bago ka sa channel ko, pa-like na lang. Saka sana huwag kayo magsawang sumuporta sa mga video ko. So I hope sa video na to ay makakatulong sa inyo kung paano mag-trace na mga ganitong sira. So napakasimple. So palamigin natin ng konti tapos na-try na natin to. Ito na guys. Tatry na natin. So nag-power na siya. So yun lang talaga ang sira niya. So kanina patay. So buhay na siya. So, ganun lang sa kasimple guys. Basic na basic. So, I hope may natutunan na naman kayo. So, thank you.